Okay guys, so let's talk about a screener that's local, no? Kasi yung napakita natin sa Yahoo Finance is global in nature, no? So although global finance tayo, napapakita kasi natin dun more or less how it's screened abroad, no? Yung mga commodities naman, yung mga Bitcoin, wala rin naman siyang indicators, no? So let's look at how to do the screener, local version. So actually naka-install na sa akin Investagrams, eh. Yan yung Investa, yan eh. But let's look for it in the Play Store. So parang ganito lang, the Play Store tapos Investagram. Hanapin yung Investagram. Actually sa akin ay naka-install na siya. So you will see yung filtering by stock code. And then meron siya dito kasi yung screener, no? Ayan yung Pro Screener. Ano dito yan, no? Meron na akong ginawa kasi screener dati, no? Ito yung mga screener ko dati, no? Value screener. Pero siya din meron siya, meron recommendation si Investagram. So sa kanya nakalagay, no, cheap stocks below 10 pesos. Ngayon pag pinili mo to, ang bibigay lang niya sa iyo, ayan nakalagay naman eh, yung low PE ratios at saka meron siyang potential of bottoming setups. Ang ibig sabihin noon, maaring pababa at saka since mababa kasi yung presyo niya, 10 pesos lang, no? Madaling umakit kasi pag yung mababa, halimbawa yung 10 pesos umangat ng 12 pesos, 20% kagad yun eh. Samantalang yung malalaking companies like Globe, 3,000 pesos. Kahit umakit ng 50 pesos yan, hindi masyadong malaki ang increase noon. Kaya hinahanap talaga ng mga investors minsan, well, mga traders, yung mga maliliit ang presyo. No? Ayan, so dito ang number one dito ay Fly, FLI, Philinvestland yan, no? 10 Mega World, Vistaland, MPI. MPI is Manny Pangilinan, si Manuel Pangilinan, no? So Metro Pacific Group. And then LTG is Lusutan. Okay, so yan ang mga ano natin, no? So pag nire-refresh mo yan, syempre depende kung anong ano niya, no, itsura niya, no. So 3 ang score niya, 3. So ano ibig sabihin noon? Stocks are scored based on proprietary ranking, may formula sila. So anyway, hindi naman kailangan 'yan. Ang mahalaga lang dito tingnan mo siguro yung top sa kanya, no? So ayan, meron na silang ganyan. So another one is stocks with bullish momentum. So ito technical to, guys, no? Nung araw sabi ko sa inyo, nung araw kami ang nag-analyze nito. Kayo ngayon, may nag-analyze na for you and then it's available, no? So dito, GSMI ang number 1. Although bubaba siya ngayon, no? Red siya, 0.84. Ang GSMI is Ginebra San Miguel and then EMP is Imperador. So puro mga para sa manginginom to. And then Jollibee Foods is third. And then DNL, ano nga ba yung DNL? DNL is DNL Industries. Oh, hindi ko alam yan. So baka bago lang to, no? So hindi ko kasama sa aking watch list. Okay, so long term bullish, no? So long term bullish edi malayo-layo yung tendency mo dito. So kung ikaw ay gusto mo talagang maglong, yung sabi ng long is talagang gusto mong mag-invest ng mahaba-habang panahon, no? Ito yung mga company na yon, no? So Semirara Corporation yung number 1 sa kanya ngayon. Semirara Corporation, Ayala to eh, Ayala Company and mining siya. Number 2 is Manila Water Corporation. Ayan, House of Investment, number 3, then ABS-CBN is there, no? Ayan. Okay? Then ano pa ang mga ano niya, no? Extremely oversold. So wala, hindi tayo pwedeng tumingin, no? But ito yung mga companies na sobrang baba na, no? Matagal na siyang bumababa, no? So kung gusto niyo mag-gumawa ng screener, ako kasi may screener ako eh. Ito yung value screener ko. Oops. Kailangan kasi naka-Investa Prime ka eh. Pero pag nagsisimula ka pala naman, bibigyan ka ng chance, no? Yun. Okay. We didn't find. So ang earnings kasi ito yung aking list, no? So ang earnings per share ko is positive.
Ito yung aking mga pinag-ano, ano, so pinag-check, no? So ang earnings per share, gusto ko lang positive. Pwede rin naman kayong pumili ng mas mataas, no? Halimbawa, gusto nyo mataas ang earnings per share, ang increase is 25%. Wala kayong makukuha. Ako na nga lang eh. Positive na nga lang eh. Basta't lang hindi negative, in-okay ko na, no? And then yung PE ratio niya, walang lesser than 15. So let's say, piliin ko lang under 20. Ayan, under 20, wala pa rin. Tapos, ang return on equity ko is positive dapat to, di ba? Kailangan positive, no? Positive. And then PE ratio, yun nga, under 20. RSI. Ang RSI, ito yung relative strength index, di ba? Ang relative strength index, kung overbought, masyadong mataas na yung inaangat niya, no? Kung gusto niyo naman, syempre, dun tayo sa oversold, no? Oversold is less than, sabihin mo lang less than 30. Less than 30. Ayan. Abang nag-refresh ka ng list, wala eh. Mukhang walang nagpo-qualify sa aking indicators. Yun. Wala. So, baka walang masyadong ano. So, any na lang tayo sa RSI. Tapos, ang return on equity, baka masyadong mataas ang hinihingi ko. Sige, any na rin lang. No? And then, let's look at the result. Ito yung screener natin. Again, ang Investa Prime kasi, magbabayad ka. So, yun ang problema niya, Investa Prime. Magbabayad ka. Pero pag gusto mo naman na hindi ka naman magbayad, hanap ka lang ng ano nito, no? Merong way ito eh. Meron ka lang isi-share sa Facebook. Isi-share ka lang, tapos pa pwede ka na. Ayan. So, meron na akong naging result. So, ibig sabihin, masyadong mataas kasi yung aking ginawang screen, no? Dito, ang lumalabas na number 1 sa akin ay GMA 7, no? And then GMAP, GSMI, Sinebra, San Miguel, Del Monte, Semirara, nandoon din, no? So, dito, ang mangyayari dito sa listahan yung to, if this is your list, kasi medyo mahaba yung list, eh. So, mamimili ka na lang dito ng gusto mong company. So, ang gusto kong gawin natin ngayon is, gumawa kayo ng screener, mag-build kayo ng screener, dito, no? So, my screener. And then, pumili kayo, for example, ng at least 5 na stocks na magko-qualify dun sa screen nyo. Okay? Kayo, pag nag-try kayo mag-screen, hindi ganito lalabas sa inyo kasi wala pa kayong screener na pino-choose, no? Magsisimula pa lang kasi kayo. O, magsisimula pa lang kayo ng pag-screen ng company. So, yan. So, ito yung mga screener result dyan, no? Mamimili kayo dito. So, edit natin. Ito yung ano eh. Ito yung ating screener, no? Ang earnings per share, positive. No? Ang earnings per share, positive. Okay naman yon, no? Ang PE ratio, low. Masyadong maano siguro to. Sabi ko nga, baka under 25. And then, yung return on equity, masyado yung over 10. Ibig sabihin, over 10%. Sabihin mo lang na positive. Pwede na siguro. And then, RSI, cross down 30. So, wag na natin piliin yung RSI, no? And then, if you want to add more, andi dito pa yon, no? May mga technical dito. Wag yun ang tingnan yung technical siguro, fundamental na lang. Ayan naman ang fundamental, oh. Earnings per share, syempre, kailangan positive. Ang PE ratio, gusto mo, mababa, di ba? Tapos ang price to book, mababa, no? Wag naman yung sobrang low na 1, wala kayong makukuha niya, no? Halimbawa, under 3. Hindi po pwede, no? Masyado kasi madami na tayong nilalagay. And then return on equity, yun, under, halimbawa positive nga lang, no? Ayun, wala eh. Ang ginawa ko kasi dito, ano lang tayo eh. So yun lang. Tapos pag nag-run ka ng screener kasi supposed to be ang haba, ang laki naman, ang haba naman ng time na hinihingi sa akin. So ganun ang mangyayari sa inyo, mag-aantay kayo kasi nga hindi naman tayo prime. Pero kung kayo ay naka-prime, syempre ang ibig sabihin lang noon ay magbabayad nga tayo, no? Again, sa Investa Prime kasi ay paid version. Pero kung
kung titinan mo naman yung pwede mo kitain because you're into screening of stocks, no? Kasi mamimili ka rito eh. And then from the choices, from the screened ones, mamimili ka ng companies na sa tingin mo ay gusto mo. So nagko-qualify ka ng mga companies. So parang ano lang yan eh, parang namimili ka ng halimbawa magpapascholar ka ng mga bata, no? And then nag-apply sila, no? Nag-exam sila, tapos sila ay may mga physical exercise kang ginawa, tapos tatanggalin mo muna yung mga hindi naka-push up ng more than 10, kunwari, o tanggal na yon. Tatanggalin mo yung mga hindi pumasa sa exam, tanggal na ulit. Pag tinignan mo ulit yung listahan, ilan na lang ang naiwan? So, ano ba, naiwan ay 5. Tapos sa 5 yon, 4 ang lalaki, 1 babae. Eh, gusto mo ang gawing scholar, babae. Yung babae ang magko-qualify. Kung ang screen mo, gusto mo lalaki ang maging scholar kasi eventually dadali mo yan sa Japan o sa Middle East, puro lalaki ang tinatanggap nila doon. So, parang ganun, no? So, mamimili ka, ipipiliin mo yung screener. So, parang ganun din to. So, ang mangyayari lang sa atin is you will choose the stocks. Tala mo, ang ending, wala rin naman pala. Wala tayong napili, no? Walang nag-qualify. Okay? So, ang ibig sabihin lang nun, pag yung nilagay mong screener ay walang nag-qualify, ibig sabihin, masyadong mataas ang hinihingi mo. Oo, walang nag-qualify. So, dito naman, meron eh. So, pwede mong tingnan naman to. So, from here, halimbawa, ito yung screener mo, no? Cheap stocks below. Ang marami pa naman yan, you can see more, no? Ang dami dyan. Oh, meron pang US stocks eh, di ba? Meron pang US stocks, Nasdaq, cryptocurrency, oh, di ba? May mga cryptocurrency. So, although dito, hindi applicable, kasi nga, kailangan mo ng magbayad, no? Oh, bottoming PSE stocks, 4 ang dito. Makikita mo naman, no? 22, Investor Momentum Leaders. 30, 'di ba? So, 'yun ang mga ano, tapos may mga screener ka naman dito. Pwedeng technical, pwedeng fundamental, pwedeng descriptive. Yan. Ngayon kung eventually gugustuhin niyo 'tong magbumili ng ganito, tapos tingnan mo magkano ba ang prime, no? Tingnan natin ang prime. Magkano ba ang prime sa Investagram? Maganda din naman kasi 'to eh. 'Di ba? Get started. Kunwari lang, alamin natin, no? Get started. Pero pag gagawin mo to, talagang kailangan. Talagang mag-invest kayo na mag-invest. 599. 349 per month. Diba? 349 per month. Tapos, edi times 12. O, para more or less, no? Magbabayad ka ng 700, 28, 'di ba? 700 1428. Mga 5,000 plus a year. 'Di ba? Ayun, 'yun naman ang ano niyan. Ngayon kumakahanap kayo ng inyong pricing eh. Kumakahanap kayo ng libre lang, no? Meron kasing try prime for free, kaso nga lang maglalagay ka rin ng ano niyan eh. Maglalagay ka ng pwedeng try prime for free ka, no? Lalagay ka ng credit card eh. 'Di ba? So, ayaw nating gawin 'yon. So anyway, 'yun lang naman 'yon. Yun yung ating gagawin ngayon na GBT for Global Finance because yung investment in stocks ay available 'yan even sa Investagram. Although ang concern lang syempre is paid yung ano nga, yung paid yung tool na 'yon. Pero kung kayo ay nagtatrabaho na at sa tingin niyo gusto niyo mag-invest sa ibang bansa, eventually, no, pag graduate nyo, meron na kayong kita, and then eventually, you want to invest in global stocks. Then, by that time, siguro mas okay na tong screener ni Investagram. So, take note of this, and yun, at least na turo sa'yo paano kinagawa yan. Okay? Thank you very much.